Yeah, so good morning mga kahimas. Welcome to my YouTube channel. Ito na yung Innova. So, meron siyang mga dumi, syempre. Mga galing repo or mga galing bangko ng ano, mga galing warehouse ng bangko. So, madumi siya. Kinakailangan ko muna siyang linisan or hugasan bago mag-bapping at mag-tape sa mga plastic. Yan, para hindi tumaan ang bapping pad. And pagbabapping ng handle, loob ng mga handle, so yeah, madumi, kailangan muna natin ibapping. So wag pala kayo magbabapping na marumi pa yung sasakyan hanggat maaari sana ay car wash nyo muna, then tanggal ng asphalt or overspray kung sakaling meron, at ugaliin nyo magtanggal ng mga plate number para complete trabaho. At yung mga emblem ay kailangan nyo rin linisin. Kasama yan sa mga procedure ko or depende sa inyo mga kahimas. This is video I share to my followers and subscriber ng mga car wash owner ng mga baguhan. Ayan, meron tayong bapping na gagamitin ko. Yan, pang step 3 ko na foam pad. At meron tayong Dremel, yan, adapter para sa mga handle, mga galing Lazada, shout out Lazada. Para sa mga emblem, sa loob ng mga handle, yung mga mini bapping. So, kailangan muna talaga hugasan. Yan, tanggal ng asfalto at overspray at hugas ulit para matanggal yung residue or yung kerosene, yung amoy ng kerosene. So, yung part na yan mga kahimas ay niretoke or nirepair. Kaya malabo. Then, nilihan ng 1,000 then 3,000. Gagamitan ko siya ng cloth pad. Pwede rin naman yung foam pad. So, kung may nakapansin kayo, yan yung mga maling procedure ng mga nagkatanggal siguro ng mga acid rain sa salamin, yung chemical ay tumulo sa kaha. So, chemical po yan, pang acid rain. At ito naman ay mayroong tama na malalim. Kaya, payong kaibigan lang na mag-ingat kayo na iwasan nyo na tumulo sa kaha yung mga pang acid rain kung sakali mag-aalis kayo ng watermark sa mga windows o bintana ng mga sasakyan. At meron din syempre yung mga minor scratch na kaya pa naman ng ano, i-bapping. Pwede naman magliha kung sakali malalim ng 3,000 or 2,000. Ayan. Hugasan muna natin. Asphalt. Yeah, so ito na yung iba mga kahimas. Nakapag-tape na ako. At nakapag-bapping na ako sa ilang parts na yan. Small parts. Ito. Gandito lang mga kahimas. So, ito yung hindi pa. Okay. Yan. So, tuturo ko sa inyo yung pagbabapping, kung paano magbapping para sa mga bago akong viewers and subscriber na gustong matuto. At medyo nag-sounds, copyright tayo. Lang, ayos ko lang yung camera ko. So, ito na mga kaimas. Papakita ko sa inyo yung sample kung paano ako magbapping. Itong Toyota Innova. Meron tayong cloth pad. At step 1 rubbing compound, then tinransfer ko siya sa small bottle para madaling gamitin. Mahirap kasi pag sa ano, nasa galon. Yan, pang step 1 ko. And direction and instruction, syempre basahin nyo kapag kayo nakabili ng mga rubbing compound or chemical na gagamitin nyo sa inyong mga sakyan. Yan, pang step 1 ko. Then step 2, foam pad. Then, Migwash rubbing compound step 2. Yan. Direction and instruction only. Bago nyo gamitin. At nakatransfer ulit sa bote na maliit. Then, meron tayong APC na wax with bapping. Pwede po sa bapping yan. Yan, nakatransfer sa bote syempre. Okay.
Ayun yung pump na gamit natin pang step 3. Meron tayong brush, malinis po yan. Shout out Japan Sour Plus, panglinis ng bobbing pad. Ugaliin nyo na lagi malinis yung bobbing pad bago nyo i-apply sa panel o pintura ng sasakyan or bago kayo mag-bopping. Ayan. So mapakita ko sa inyo yung sample. Sa kabilang part ay nakapag-testing na ako. So ayun mga kahimas, kailangan malinis yung cloud pad or bopping pad kahit na pump pad. Ayan, meron tayong brush na malinis na basa. So ayan, paikutin lang natin, then malinis na yan mga kahimas. Then pwede nyo rin pong labahin yan or sprayan ng tubig. Tanggalin nyo muna sa bopping para hindi mabasa yung machine. Ayan, so malinis na. Ayan mga kahimas, ang una sa lahat ay mag-tape kayo bago kayo mag-bopping. Siyempre, linis nyo muna yung area. Iwasan nyo na tumama yung bopping pad sa plastic. Tugalin nyo mag-tape. Kailangan malinis yung area, hindi nakabilad sa araw bago kayo mag-bopping. At yung chemical natin, lagi nyo tandaan, baka magkapalit-palit. So, ito na mga kahimas. Kahit konti-konti lang. Huwag nyo pwersahin para hindi maano yung trabaho nyo. Pumalpak. O magkaroon ng hologram or swirl mark. So, yun ang mga kaimas yung chemical. Gagamit tayo ng step number 3. 1, 2, 3. Okay. Unang apply, number 1. Number 1 muna para ikalat yung chemical. So, up and down lang mga kahimas, left and right lang. Hindi nyo na kailangan paikot-ikuti pa yung bopping dahil umiikot na yan. Ang kailangan na ipa-absorb nyo sa body painted or top coat ng sasakyan. Yung pag-apply ng bopping at ng chemical. So, number 2, kailangan ipa-absorb nyo yung rubbing compound. And number 3, for finishing, tanggalan nyo na yung rubbing compound. Yan, number 3. Kailangan po kasi ma-absorb ng body painted, top coat. Okay, take note po, inyong pakatandaan na kapag po walang top coat ang inyong sakyan ay matte color. Ang ibig sabihin nun, ay hindi pwedeng i-bopping kapag mga matte color. Kapag meron lang pong top coat, ang pwedeng i-bopping. So, ayan. So, ganoon pa rin. Left and right pa rin. And up and down para tamaan yung buong area para hindi kayo magkaroon ng hologram or swirl mark. So left and right lang mga kahimas, umiikot na yung bopping eh. Hindi nyo na kailangan ikot-ikotin pa yung bopping, so mali po yun. Huwag nyo gagawin yun. So ayan, para magkaroon kayo ng idea. Left and right and up and down, apply ng bopping para tamaan lahat ng area. So kuha nyo na po, then okay na sa cloud pad. Step 1, then yung step 2 natin ay syempre yung MIGWORS at pump pad. Sample ulit sa part na yun. Then, kailangan ay linisin nyo muna yung pump pad bago nyo i-apply para matanggal yung dumi. Okay. Pag marami po kasi yung pad at i-apply nyo, so parang wala po mangyayari at mag-cause po siya ng mga hologram or swirl mark. Kaya ugaliin nyo lagi maglinis ng mga pump pad or cloth pad bago nyo i-apply. Huwag po gagamit ng overspeed at huwag nyo po itulak yung bopping para hindi makalbo yung pintura or top coat ng sasakyan. Yan, pwede muna kayong gamit ang basahan bago kayo mag-apply ng step number 2, rubbing compound. So, ay mga kayo, mas gamit ko na rubbing compound
Yan, liquid Amigmars. Para sa mga gusto matuto mag-vaping. Okay, sample load natin yan. So, ganun pa rin yung mga K-mas, pag-apply ng chemical. Yung tamtaman lang, hindi naman kailangan yung sobra kasi masayang lang. So, pwede rin pala kayo mag-apply sa foam yung chemical, yung rubbing compound. Pwede rin po yan, pero discarte ko po ay direct na po sa kaha yung apply ng rubbing compound. So, let's start po. Number 1, para i-apply yung chemical, kailangan maikalat sa area. Kailangan po ipantay left and right para tamaan lahat ng area. Yan. So, yung number 2, kailangan nyo ipa-absorb sa body painted yung rubbing compound at yung pag-a-apply ng vaping pad, foam pad. Okay? So, yan number 2. Kailangan nyo naman ipa-absorb. So, ganyan din po mga kahimas yung procedure ko or gamit ko na chemical. Ang nagkaiba lang ay sa machine. Gamit ko sa mga handle ay yung Dremel. So, okay na. Number 3 naman tayo mga kahimas. Speed. Yung speed po ng mga Dremel, ganoon din po. 1, 2, 3. Or mga mini bopping. Okay, left and right. So, napaka-easy lang mga kahimas. At kayang-kaya nyo naman yan. Kahit na ulitin nyo yung video siguro sa mga gusto matuto. Baka mga dalawang ulit lang yan. Kuha na yan eh. So, napaka-basic lang mga kahimas. Para hindi kayo magkaroon ng hologram or swirl mark. So, wag nyo po paikutin yung vaping. Maling-mali po yun. Wag po. So, left and right lamang po. At ugaliin nyo rin po pala magsuot ng face mask dahil yung powder ng rubbing compound ay pwede nyo malanghap. At huwag nyo itulak ang vaping. Alalayan nyo lang. Diba? Alalayan nyo lang. So, ayan mga kahimas. Okay na. Kailangan malinis na basahan para matanggal yung powder. Then, punas nyo lang ng left and right. Pwede naman pabilog. Okay lang yung sa basahan. Then, yung pag-a-apply ko may mga kahimas ng wax, ganyan pa rin yung pag-a-apply ko. Yung nga lang, ang discarte ko ay per panel. Tatapusin ko muna isang panel ng 1, 2, 3. Ganun po ginagawa ko. For example, step number 1 ay purong rubbing compound ay isang pintuan. Then, yan gamit ko pang step 3 at pang 4. Yan ang i-apply ko dyan sa isang panel at kabuuan. 1, 2, 3 na rubbing compound. And number 1 and 2 na rubbing compound. Siyempre magkaiba ng talas. Then wax protection. So pakita ko sa inyo yung malapitan. Ayan. Wait lang mga kahimas. Ayan. Kita nyo naman, diferensya. Yung before and after. So, ayun mga kahimas. Yan yung sinample ko kanina. Then yung sinample ko rin. Yung tutorial natin kung paano mag-vaping. Ayan, walang hologram, walang swirl mark. So, wala pa yung wax mga kahimas. Diba? Tulad nga sabi ko, after niya isang pintuan, tsaka ako magwa-wax. Kailangan ko siyang buuin ng 1 and 2 rubbing compound. Yung step number 1 tsaka number 2 na rubbing compound, kailangan buuin ko yung isang panel bago ako mag-apply ng number 2. Yung po yung discarte ko. So, yung tinuro ko sa inyo ay tips lang, di ba? Tutorial. Para kung paano pag-a-apply ng vaping machine sa body painted or top coat car. Sasakyan. Ang gamit natin. Rubbing compound. Step 1 and 2.
Yung APC, tsaka na yan. Pagkatapos ko na sa isang panel, gamitin natin ng foam pad. So, okay na mga kimas. Hindi ko kasi magawa mag-tutorial sa mga light color kasi mahirap makita. Kaya mga dark color ko pinapakita. Ayan. Di ba mga kahimas, wala pang walang hologram, step 2. Rubbing compound. Marami po ang diskarte ng mga pagbabapping mga kahimas. Or detailer, maraming diskarte. Ayan. So, ayan mga kahimas, nakapotopy na tayo ng ilang unit. Ito yung sinampo lang ko. Tutorial. So, parehas na. Ano pa lang ako mga kahimas? 1, 2, 3... Tsaka yung kabilang side, okay na rin ako. Napahinto ang gawa ko dahil, look, syempre, umulan na naman. Hindi agad na, hindi kaya lutuin ng bapping yung rubbing compound dahil malamig ang panahon. Yun yung kaibahan kapag mayroong oven na tinatawag, yung may ilaw, makapasin nyo sa ibang mga detailing shop. Diba? So, balik, kulang ko na lang ay bubong, tapos itong harapan. Pero sa kabila, okay na ako. Ayan, basang-basa oh. Hindi ako makaporma, hindi ako makapaganang bapping. Okay na. Bali fender, hindi pa. Ito yung hindi pa na nababapping ko. Ito yung tapos na. Diba? Makikita nyo yung diferensya, diba? So, nalilibagan. Ito yung mga sasakyan ng mga galing bangko or mga repo ng mga tinatawag or batak. May nag-comment nga pala sa ano ko sa isa kong video, bakit daw ang tagal gumagana mag-bapping. So, mag-isa lang po kasi ako nagbabapping. Tsaka hindi po ganoon kadali mag-bapping dahil meron po yung limit. Hindi po biglaan. Okay? Hindi po biglaan ang apply ng bapping. So, sinasabi ko yon dahil ako po ay nakapag-seminar sa 3M. Ang 3M, nag-seminar po ako kaya magpakaano. Shout out sa iyo, sir. Nag-seminar ako na pagbabapping kung paano yung procedure nila. At okay din naman. Kaya ina-apply ko rin sa inyo sa mga baguhan na gusto matutong magbapping kung paano. Kaya naituro ko kanina yung tutorial. Kaya may nag-comment ka sa akin, bakit ang tagal ko? Bakit po kasi kaya po matagal ay mag-isa lang po ako na nagawa sa isang unit. At katulad niyan, umulan. Siyempre, huminto gawa ko. At minsan, ay naabala tayo or na-estore ko tayo dahil meron sa akin inuutos minsan. Okay? At pangatlo, sinusunod ko yung seminar sa 3M. Yung sunod ko po. Para magkaroon kayo ng idea. Seminar po ako sa 3M. 3M ang Salitran. Salitran, Cavite. Las Marinas, Cavite. Yan po ako nag-seminar. Bali, meron na po mga ano. Pero bago ako mag-seminar sa 3M, ay marunong na po ako mag-detail. So, bali, kaya po ako nag-seminar para magkaroon pa ng mga panibagong kaalaman. Pero, kahit paano naman meron pa ako mga natutunan. Diba? Kahit na marunong tayo, pero tayo nag-seminar pa rin. Okay lang. So, ayan sir, sinagot ko yung katanungan nyo kung bakit ako mabagal. Trabaho ko, kasi ako lang mag-isa. At katulad nyan, umulan, syempre, hintuan trabaho. Ayan. At hindi po yung, ang bapping ay yung pakalat, yung paikot yung bapping. Hindi po ako lang. Per panel. For example, isang panel, ito, isang pinto. Hinahati ko po yan sa apat. Apat na parte. Hinahati ko po yan. Then, ito muna ako, sa 3/4. Ito muna natapusin ko. Then, baba. Then, baba. Baba. Okay. Ganun po yung procedure ko. Hindi po yung biglaan. Hindi po yung biglaan ng hagis ng mga rubbing compound. Tapos yung ikot ng runner, ikot ng bumping machine, kung saan saan napupunta. Di ba? Kaya, pinakita ko sa yung tutorial kung paano mag-bumping. Yan. Yung tutorial ng pagbabapping ng headlight, meron po ako dyan sa aking channel. Ayan, baka makatulong ako sa mga baguhan, syempre. At syempre, hinto ang trabaho natin dahil nga eto. Biglang nagalit ang langit at nagbuhos naman ng ulan.
kaya hinto multa sa ating trabaho. So yun, ang ugaliin nyo mag-tape ulit, siyempre sa mga baguhan. Ang tinanggalan ko muna yung asfalto, then kinapa ko siya kung merong overspray, so wala siyang overspray. Ang malabo lang dahil sa mga alikabok at pinupunan siguro ng mga alikabok, kaya nagkakos ng pagkalabo. Pero ang inalis ko lang dito, pagkahugas ko, tinanggalan ko muna ng asfalto, then hugas ulit yung mga parts na or panel na in-apply ako ng kerosene para matanggal yung asfalto. Then tinuyo ko tsaka bago ako nagsagawa ng pag-tape sa mga panel. Then itong handle ay after na lahat, tsaka na yung mga handle, huli ko na yung handle. Then walang chrome, ayun meron. Then yung chrome yan, tsaka yung sa likod, huli ko na rin yun. Yung iba pala, fog lamps. So ayun mga kahimas, nakatapos tayo. Bago naman, siyempre, umulan. Bago pa umulan, nakatapos tayo. Ayan. Nang pagbabapping. Swerte. Pati yung bumper, kinabit ko na yung plate number. Kinabit ko na. Pati yung sa likod, kinabit ko na rin. Then, yung mga handle, okay na rin po siya, nabapping ko na rin. Yung chemical na ginamit ko, same procedure lang nung tutorial ko na ginawa ko sa kabila. Yung pagbabapping ng dalawang panel. Ganun lang din. O, madilim. Masama panahon. Ulan. So yung mga handle, okay na rin. So mamaya, after ko tanggalin itong, pagkatapos ko tanggalin itong mga tape, eto naman, yung mga gilid, yung mga sulok, yan. Ayan yan, sulok na yan. Kinakailangan ko gumamit ng basahan, tsaka microfiber na basa. Ibabala ko yung stick or chopstick na hinasa ko sa semento, pwede rin sa liha. Yun tsaka ko siya ikukuskus sa mga gilid or mga sulok. Lalo na dyan, sa mga sulok ng handle. Okay? Then, yung mga, ito, yung mga gilid, ayan. So, madilim, hindi kasi makikita, gawin na madilim. Sa mga kasi panahon. Then, ito, yung mga sulok niyan. Kinakailangan kong anuhan, yung sulok niyan. Kinakailangan kong gamitan ng stick. At stick tapos basahan lang na basa ang i-apply ko. Saka ikukusos ko. Ibabala ko yung stick doon sa basahan para matanga yung mga rubbing compound. Hindi kasi yan kaya ng blower pressure water kasi ang rubbing compound ay makapit. Makapit po yan. Kaya stick. Pulang-pula na. Pulang-pula na yung sasakyan. Sabi lang kasi madilim. Ano natin? Yan, kaya may cover yan. Yung rubbing compound para hindi tumama sa wiper. Mahirap kasi alisin doon sa mga butas ng wiper at sa mga yung sa play rings. Napakita ko sa inyo mga kahimas. So wait, pupost ko lang muna ha. So ayan, nabuksan ko na yung makina. So kaya ako siya kinuberan nito. Yan. Kaya ako siya kinuberan yan. Sumisiksik kasi yung mga rubbing compound powder yan sa mga sulok na yan sa rubber. Yan. Tsaka dyan, sumisiksik dyan. Okay. So kung wala kayong gento, yan, pwede kayo gamit ng mga trash bag or jarry or carton. Pwede po yun. Para sa mga gusto marunong magbapin or magbabapping ng hood. Kasi kahit ako ay nahihirapan din pagtanggal ng mga mga tumigas ng mga rubbing compound. Mahirap tanggalin sa mga area
tulad na lang nung diyan muna ha. At tulad na lang nung sumasulok-sulok diyan. Kinakailangan mo pang isa-isahin ng stick yung mga area, yung mga panel na yan para makuha yung mga rubbing compound na tumigas. Start muna natin ha. Wait lang. Yan. Tsaka dito. Diyan sa mga butas na yan. Ayan mga kakainimas. Kita niyo po ba? Yung mga butas. Ayan. Yung mga bend. Diyan sumisiksik yung mga rubbing compound powder. Then, kaya ako siya tinatakpan para, so yan, okay na, diba? So wala na akong dapat na kutkutin ng stick. Ayan, may cover. Yan kasi mga yan, doon pupunta yan. Lalo yung mga namumuo ng mga rubbing compound, katulad nyan, yung tinamsik nyan. May rubbing compound kasi yan eh. Ayan. Pag sumisik yan dito, yan, sa blade ng wiper na yan, yan, sa goma, kinakailangan mo pang gumamit ng toothbrush. So ngayon, hindi siya na-apektuhan dahil sa ginawa ko. Nilagyan ko siya ng cover, kaya hindi na ako mag-toothbrush, di ba? Ayan. Ito natin yung tape. So ayan, nag-tape ako para hindi tamaan yung rubber or plastic, di ba? So, naingatan ko yung sasakyan ng customer. And then, eto mamaya ay gagamit ako ng stick. Sasahin ko sa semento para magkasya rito. Ayan. Pwede yung mga chopstick or barbecue stick. Pwede po yun. Huwag kayo gagamit ng mga alambre na gasgas yun ng ano, ng body painted or ng sasakyan. Gasgas po yun. Stick lamang, tsaka ano, microfiber, basahin nyo lang. Pwede po yun. Ibala nyo yung stick sa basahan. Then, tsaka nyo i-guskos. Kasahin nyo muna sa semento para magkasya. For example, dito, pag hindi kasya, Hasain nyo ulit yung stick, di ba? Hasain nyo ulit para magkasya. Ganun po yung sinasabi ko. And ayan, yung mga rubbing compound, ayun. So, stick lamang mga kaimas. Stick lamang. Kung wala kayong mga steamer, medyo may kamaran din kasi steamer. Ang 12 at 15 mil. Di ba? So, stick lang. Bibili lang kayo ng stick or bumili lang kayo pa ng anak kayo, di ba? Halagang 15 pesos or 10 pesos, nabusog pa kayo. And then, meron pa kayong stick. Di ba? O kaya, sa mga mag-inasal, yung mga stick nila, pwede mong iuwi. Mga pakinabangan mo. Yan. O kaya, yung mga toothbrush na mga ginagamit, yung dulo niya sa inyo, pwede po yun. Yung nga lang, matagal-tagal nga lang yung toothbrush pag hinasa, kasi makapal yun. Hindi ka tulad ng stick, mabilis lang sa akin. Kaya natin. Ito. So, ayan, tinipang ko, di ba? So, hindi siya tinamaan ng mga ano, ng bopping pad ko. Kaya yan, hindi siya tinamaan. Kaya mamaya, eto, yan, yung mga sulok na yan, yan, gagamit ako ng ano, stick, kaya yung microfiber. Ganun po yung disarte ko. Tsaka yung mga gilid ng pinto. Yan. Itong mga gilid, yan. Kahit hindi na-stick, ano lang, microfiber na basa ipunas nyo. Yan. Para sa mga nagbabapping, mga baguhan. Then, ganun ang gagawin ko rito bago yung pa-car wash. Yan. Hindi kasi kaya ng ano yan eh, na basta na lang car wash. Iba kasi, siyempre, inuugasan yung labas. Yung iba, yung pinagrabingan, hindi nila naalis. So, hindi ho obligasyon ng ano. Hindi po obligasyon ng... Hindi po obligasyon ng mga car wash boy na tanggalin yung mga ano, yung mga... tawag ito? Mga rubbing compound na mga tumigas. Hindi po obligasyon yun. Kaya huwag niyo po isisi sa mga car wash boy. Para sa mga customer na mga nakapagpa-detail na or magpapa-detail pa lang, isisin nyo po yan sa mga detailer. Yan. Sila po may obligasyon na magtanggal nun. Hindi po ang mga car wash boy. Para magkaroon kayo ng idea. Pero kung mabait yung car wash boy, swerte nyo. Yan. Yung iba kasi minsan, mga detailer or pintor, inaasa nila sa mga car wash boy
hindi po nila obligasyon yun. Ang may obligasyon po ron yung mga nagbabapping. Sila po dapat magtanggal nun. Ayan. Para po magkaroon yung idea. Natigas po kasi yung rubbing. Ayan, lumakas na. So, sa ngayon ay malamang. Malamang, pahinga na muna tayo. Dahil umuulan. Kayan, mga loob ng gas tank kasama yan. Aalisan nyo ng rubbing compound ng mga tumigas. And yan. Basta lahat ng mga sulok ay obligasyon talaga ng detailer na tanggalan ng mga rubbing compound na tumigas. And pwede rin naman po yun sa mga carwash boy, pag pinakarawas nyo po yung sasakyan nyo, kung sakaling nagpa-detail kayo at hindi naalis ng mga pintor or detailer, pwede naman po yun ang paggawa nyo na lang sa mga carwash boy. Paggamit nyo na lang po yung stick, tapos pasahan, mabasa. Eh, kayo na bahala mag-tip, syempre. Kasi matagal din po yun, trabaho. Yeah, para sa mga gusto magpabapping mga kahimas, if in case na magpunta kayo sa mga shop, kumbaga hindi pa kayo sure kung marunong o hindi, pwede nyo rin bantayan. Pwede nyo rin bantayan. And then, tignan nyo kung ano ba, yung mga plastic ay tinetapan. Tignan nyo. So, kung hindi tinetapan yung mga plastic or rubber, kapag hindi tinetapan, so, awatin nyo na po yung kapagawa nyo yung sasakyan. Kasi pwede pong tamaan yan. Pwede tamaan yan ng mga bobbing pad. Kahit po ako sanay na, natamaan pa rin po yan. Kahit na marunong na po mag-bobbing, natamaan pa rin po yan. Paano pa kaya yung mga baguhan, di ba? Kaya, payo yung kaibigan lang para sa mga gusto magpa-detail, ay double check nyo muna yung mga kapagawa nyo marunong talaga. Para hindi masira yung sasakyan nyo. Mga rubber o plastic at saka mga tapot ang sasakyan para hindi maupod. Ulan, mga kaimas. Buti nakagawa na tayo. Siyempre, salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Basta ilaw ko. Yung plate number, naabit ko na rin sa likod. So mamaya ililinisan ko lang yung mga sulok. Gumit ako lang ng stick na barbecue. Huwag kahit anong stick, basta pwede. Para bago i-car wash ay maganda na tignan. Then after ng car wash, ano naman hand wax with gamit ko kasi hydrophobic wax yung gamit ko. Sabi ko na namang maalisin, gawa ng umulan eh. Ayan. Puno kasi ng mangga. Yeah, okay lang kasi ang mangga kasi malaki na yan. Malaking habong. Malaking bagay. Baga habong. Malamig. Kesa yero. Yero kasi mainit. So, paano mga kaimas? Kita-kits tayo po rin sa upload. Salamat at umabot naman kayo hanggang sa kaduduruhan ng auditorial nitong Toyota Innova. Ayan. So, ang susunod ko mga kaimas ay yung Montero. Yun. Sika. Iwanag ah. Hindi makita. Yun, Montero mga kaimas. Yun, susunod ko. Yun. Yun, susunod ko yung pearl white na Montero. Pagtila siguro ng ulan. So paano? Kita kits sa next upload at ingat po ang lahat, lalo sa mga driver daw sa mga panahon.
Diba? Cavite yan. Ingat ang lahat. Kahit saan lugar na mga viewers at subscribers, ingat po ang lahat. At syempre, ingat pa rin ang lahat sa virus. Ingat po, ingat pa rin lahat. So, para mga kaimas, maraming salamat ulit sa mga bagong subscriber at sa mga darating pa. Maraming salamat sa inyo. Sa mga bagong viewers at solid viewers. So, thank you po na marami. So, kita-kits tayo for this upload. Ingat po kayo para ate.